Merong mga tao na dahil sila ay pinagyaman nila yung abilidad nila, na sila ay nagsipag, pinagyaman nila na mag-aral, pinagyaman nila na magkaroon ng magandang trabaho, magandang kita, kaya nakapag-ipon sila. Kaya ngayon hindi sila nahihirapan sa quarantine situation. Kamusta mga kasama sa pangarap? This is Sardis P. Welcome to my KSP vlog number 4. And today, we're gonna talk about quarantine and locus of control. I'm pretty sure, alam nyo na kung anong ibig sabihin ng quarantine. Pero just to give you a brief definition, sabi ni Maring Miriam, nung siya ay aking binisita sa kanyang website, ang ibig sabihin ng quarantine ay to put or place on isolation to prevent the spread of disease and pest. So kung tayo ay naka-home party, it means we are isolating ourselves at po para tayo ay hindi na mahawa or wag naman makapanghawa ng COVID-19 na disease ngayon. Ano naman yung locus of control at anong connection dun sa COVID-19 or sa quarantine? Well, ang locus of control, sabi rin ni Maring Miriam, maging tayo ay literal muna. Locus, it means the place where something is situated or occurs. Sabihin kung saan ito nakalocate. Locus. Ngayon sa control, ano naman ang brief definition, sabi ni Maring Miriam? Control is power or authority to guide or manage. So kung literal, ang ibig sabihin, locus of control is position sa pag-guide or sa pag-manage ng inyong kaisipan, ng inyong buhay, ng inyong destiny or kapalaran. At hindi ba napaka-importante niya ngayon na tayo ay nasa COVID-19 situation, na tayo ay merong control sa pag-manage nating isip ng ating mga ginagawa at ng ating kapalaran. With that said, ang locus of control ay isang concept or theory na na-create noong late 50s to early 60s ng mga kilalang psychologists. Now, hindi lang magdedwell kung sino yung mga psychologists na yun, saka kung ano yung background na studies. Search nyo na lang din kung saan galing yung locus of control na yan. Pero yung locus of control ay na-create nga noong time na yon para i-define kung ang ating bang paniniwala bilang isang tao na ang direksyon ng ating buhay o ang mga nangyayari sa ating buhay, ang mga desisyon na ating ginagawa, lahat, investing natin, kapalaran, kung yan ba ay ang may control tayo or ang Diyos, ang faith, or ang destiny. So yan yung minimeasure or tinitignan yung locus of control. And generally, merong dalawang locus of control direction. First direction is yung externally inclined locus of control. And then yung other direction is yung internally inclined locus of control. So ngayon, tawagin muna natin siyang external at saka internal. External, kung saan ikaw ay naniniwala na yung kapalaran mo, yung nangyayari sa buhay mo, lahat ng nangyayari ngayon, yung COVID-19, wala tayong control. Wala kang control as an individual. And kung naniniwala ka na wala kang control as an individual, then lahat ng mga tao, wala silang control as an individual. And collectively, or magkakasama, wala tayong control. Lahat ng nangyayaring ito ay ayon lang sa destiny, pwedeng sa kagustuhan ng Diyos, sa faith, or lahat ng bagay na hindi natin nakokontrol. No? Outside siya of our control. Yun namang isa na internal, ikaw ay naniniwala na ang mga nangyayari sa buhay mo, ikaw ang may control. Ikaw ang nag-create ng iyong sariling destiny. And collectively, kung ganun ang paniniwala mo, din ang mga tao sa paligid natin, sila din ang nagkocontrol ng lahat ng mga nangyayari sa atin ngayon. Pwedeng mga tao na nasa posisyon, or mga researchers, mga scientists, yung leaders na konektado directly dito sa COVID-19, sila yung may control kung bakit nangyayari ito at yung nangyayari sa ating mundo ngayon. Ngayon, i-assess mo kung saan ka inclined yung locus of control. Ikaw ba external or internal? I-assess mo, tignan mo sa sipin mo, di ba? Kung ikaw ba ay naniniwala na destiny ang nangyayari ng lahat na ito or gawa ng plano ng Diyos or ang may control ay ikaw bilang isang tao at lahat ng tao sa mundo ngayon, tayo ang may gawa ng nangyayari ngayon na sitwasyon. Or pwede namang nasa
gitna ka na combination siya ng destiny and chances or luck or swerte at sa mga desisyon na ginawa ng mga tao. Ngayon, pwedeng nagbabago yung iyong locus of control compared ng bata ka at habang ikaw ay tumatanda or nagkakaedad. Depende sa stage ng iyong buhay. Ngayon, ang tututukan muna natin is yung internal locus of control. Ano ang maganda sa internal locus of control? Ang maganda dito, no, yung mga tao in general na may internal locus of control, ikaw ay naniniwala na ikaw ay ang may control sa buhay mo. So, ikaw ay mas porsigido, mas motivated ka na maging successful sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Sa health, sa finances, sa relationships mo, at sa iyong passion. Dahil nga ikaw ay naniniwala na ikaw ang may control sa takbo ng buhay mo, mas motivated ka, mas active ka, proactive kang gawin yung mga bagay na dapat mong gawin para ma-achieve mo yung success dyan sa iba't ibang aspeto ng iyong buhay. So sa quarantine situation natin ngayon, sila yung mga tao na proactive. Sila yung gumagawa ng paraan kung paano nila maiiwasan na magkaroon ng sakit. Sila yung mga tao na nag-research na hindi lang inahayaan yung nangyayari ngayon sa paligid nila na mag-dictate kung ano yung dapat nilang gawin. So, bukod sa social isolation, gumagawa pa sila ng ibang precautions bago sila umuwi ng bahay. Pwede sila yung nagpapabuhos muna bago pumasok ng bahay. Bubuhusan nila yung sarili nila, sasabunin nila yung sarili nila. Tapos, yung kanilang damit, tatabi nila, lalaban nila agad para siguradong walang virus na kumapit sa kanila na madadali nila papasok sa loob ng kanilang bahay. So sila yung mga naiisip na ano ba yung mga bagay na pwede kong kontrolin para masiguradong hindi ako mahahawa ng sakit na to at hindi makakahawa sa mga kasama ko sa loob ng bahay. Bukod pa dyan, sila yung nag-iisip ng paraan kung paano hindi sila magugutom. Kasi nga, niliwala sila na may control sila sa mangyayari sa kanilang buhay. So, ina-anticipate na nila ano ba yung challenge na pwede nilang ma-encounter dahil dito sa COVID situation na to. So, kung meron pa silang pagkain ngayon, stocks ng pagkain, kinakwenta na nila kung kailan mauubos yan, kailan ba nila namin kailangan na magkaroon ng dagdag na supply ng pagkain, kung gano'ng katagal itong COVID situation na to. Meron pa ba kami finances para support yon? Anong pwede kong gawin? Yan yung mga pag-home-based sila bigla na matrabaho dahil meron naman silang computer, laptop sa bahay at may internet. Gumagawa sila ng paraan. Proactive sila para yung direksyon ng kanilang buhay makokontrol nila at kung ano yung mangyayari sa kanila. Pwede yan eh yung mga nagtatanim kasi naisip nila na pwede biglang mawalan sila ng ability to bili, di ba? Maubos yung kanilang pondo or magkaroon ng kung ano ba na panic buying at maubos na yung mga pagkain. So meron silang tanim na halaman sa likuran ng kanilang bahay, yung kamatis. Ito mga tao to, sila mga internally inclined. Sila yung naghahanap ng paraan at proactive sila sa halos lahat ng aspeto ng kanilang buhay. Dahil alam nga nila na kukontrol nila yung mga mangyayari sa kanila or sa pamilya nila. Siyempre, kung merong maganda sa internal, meron ding hindi ganun gaano kaganda. And ang problema dito sa mga taong extremely inclined no, sa internal locus of control, kapag hindi nangyari yung kanilang pinlano, bawa, nagplano sila na ganito yung gagawin para hindi na mahawa ng virus, pag lumabas sila na grocery, tapos bumalik sila, maliligo sila, yung damit nila, itatapon na nila, or bago sila pumasok ng bahay, hindi nila papasok yung damit nila, ipababad nila sa sunroof, lalabanan nila sa labas, tapos siguraduhin nila nakaligo na sila dun sa labas, tapos doon na rin sila nagbalik ng damit, nakapagpatuyo, tapos nangyari pa rin, no, na merong nahawa sa kanila or nahawa pa rin siya ng virus. Ang problema kapag ikaw ay may internal locus of control, sinisisi mo lagi yung sarili mo. Itong mga tao na ito, sinisisi nila yung sarili nila sa mga bagay na hindi ayon dun sa kanilang pinaplano. Isipin na lang pwede kasi na ganito pa yung ginawa ko. Meron pa dapat akong ginawa na ganito. Nahihirapan silang mag-let go. At extreme cases lang naman yung mga ganyan, ano, na hindi sila nakakapag-let go agad na kahit ginawa na nila yung dapat nilang gawin. Nag-iisip pa rin sila na dapat ganito ginawa ko, dapat ganito yung ginawa ko. Inisip nila sila yung responsable. At dahil dyan, nahihirapan nga sila makapag
move on. Ngayon, punta naman tayo sa externally inclined. Ano naman ang maganda kung ikaw ay mas inclined externally? Ang maganda dito is yung pangit dun sa internal kanina. Kung ang internal, hirap mag-move on. Ang mga external, madali silang mag-move on. Kasi nga iniisip nila na hindi ako may control sa nangyayari sa akin ngayon. Ito ay dahil sa destiny, sa swerte, or kapalaran, or dahil sa plano ng Diyos. So kung may mga nangyayari na outside ng sarili nilang plano or hindi maganda, mabilis silang makapag-move on. Kasi iniisip nila, sa lahat ng to, wala naman akong control. Hindi ako ang responsable sa nangyayari na to dahil wala akong control sa kahit anong nangyayari dito sa paligid. Yan, extreme na case yan. No? Katulad na sinabi ko kanina, pwedeng ikaw ay nasa gitna ng dalawa or medyo inclined ka lang externally, medyo inclined ka lang internally. Pero yung mga extreme na nasa external, sila yung walang sense of self-responsibility. Kasi iniisip nga nila, hindi ako may control sa lahat ng nangyayari na to. Ang lahat ng nangyayari na to ay dahil sa Diyos, dahil sa kapalaran, dahil sa swerte. Ito yung plano. Ito talaga yung mangyayari. Kahit anong gawin ko, ito yung mangyayari. So, mabilis silang makapag-move on. Yan yung maganda kapag ikaw ay inclined sa external locus of control. Mabilis kang makapag-move on at hindi mo sinisisi yung sarili mo. Ngayon, ano naman yung pangit dun sa external locus of control? Ngayon, medyo ano, no? Kasi kung ano yung kinaganda ng external locus of control, minsan yun din yung nagiging pangit. Kaya pag nasobrahan na nga, tulad na sinabi ko kanina, nawawala yung sense of self-responsibility. So, lahat na lang na mangyayari sa'yo, kahit na minsan, yung mga taong nasa external locus of control, eh sila naman talaga directly yung may gawa ng kung ano man ang nangyari sa kanila. Dahil nga, wala sa kanila yung sense na ako may control dito. Lahat na mangyayari sa buhay nila, sinisisi nila sa iba, or sa destiny, or pwedeng sa mga taong nakapaligid sa kanila. Katulad niya yung quarantine, kahit anong gawin ko, wala na akong magagawa. Ganito na talaga yung sitwasyon. Dahil po sa mga leaders natin, dahil sa China, dahil sa ganitong bansa, dahil kay ganito, dahil kay ganyan. Ngayon kapag may nangyari sa kanila, hindi nila sisisihin yung sarili nila, or hindi sila na mag-iisip ng paraan paano ba nila may iwasan yung mahawa sila or kung ano man yung mangyari sa kanila. Dahil nga, hindi ako may kasalanan nito, hindi ako may control dito, kapalaran ko na talaga ito, kapalaran na talaga ito ng sangkatauhan. So ano ngayon mga kasama sa pangarap? Ano ba dapat? Nasa external ba tayo or nasa internal locus of control? Para sa akin, dapat mas inclined tayo sa internal locus of control. We should take charge of our lives. Pero hindi natin kakalimutan yung external locus of control. Dahil merong mga sitwasyon na talagang out of hand na. Talagang wala na tayong magagawa. Dapat dyan natin na-apply yung external locus of control. Kadalasan na iniwala sila na yung destiny nila or kapalaran. Pinlalo na yun ng Diyos. Ako, naniniwala din ako sa Diyos. And alam ko na meron ding plano ang Diyos. Pero bakit yung sinasabi na mas internally inclined ako pagdating sa locus of control? Ganito kasi para sa akin. Ang Diyos, nilalang niya tayo, ginawa niya na tayo, na meron na tayong abilidad. You know, meron na tayong mga talents, meron tayong mga skills. Nasa sa atin na lang ngayon kung paano natin pagyayamahin yan. Yung plano niya, maaaring matupad yun if tayo ay nagdesisyon na pagyamanin natin at palaguin or exercise or lagi natin gamitin para gumaling tayo doon sa mga regalo na ibinigay niya sa atin. So kung tayo ay magaling sa math, kung tayo ay malakas ang pangangatawan, kung tayo ay mabilis mag-isip ng mga paraan, lahat yan ibinigay niya na sa atin. Ngayon, meron siyang plano para sa atin. Matutupad lang yung plano na yun kapag kapinagyaman natin yung mga abilidad na binigay niya sa atin. At isa pa, ito yung pinaka-evidence para sa akin na meron tayong control sa mangyayari sa atin. Yan ay yung free will. Binigay ng Diyos sa atin yan. Na tayo lang yung merong free will sa lahat ng mga nilalang dito sa mundo. Tao lamang ang merong free will na mamili kung ano ang merong choice na kung anong mangyayari sa atin. So with free will, ibig sabihin, malaking extent ang mangyayari sa buhay natin. Tayo yung magde-decide, tayo yung mamimili.
meron tayong control over things na nangyayari sa atin. At ngayon naka-quarantine tayo, kailangan yan yung mindset natin. Kung ano mangyayari sa atin at sa pamilya natin, malaki yung control natin over that. Another example, dahil nga mas naniniwala akong dapat inclined tayo, hindi lang sa current situation natin. Medyo balik tayo sa past ng konti. Bago pa mangyari itong COVID-19, pero mga tao na dahil mas internally inclined sila, pinagyaman nila yung kanilang abilidad. Ngayon, mas prepared sila sa COVID situation natin na tayo ay naka-quarantine at mas maganda yung posisyon nila ngayon sa buhay kumpara sa mga nakakarami na yun na nahihirapan na pagdating sa pagkain, sa income, sa mga needs na umaasa na sa ayuda. Merong mga tao na dahil sila ay pinagyaman nila yung abilidad nila na sila ay nagsipag, pinagyaman nila na mag-aral, pinagyaman nila na magkaroon ng magandang trabaho, magandang kita, kaya nakapag-ipon sila. Kaya ngayon, hindi sila nahihirapan sa quarantine situation. Hindi lang to tungkol lahat sa pera. Meron din pinagyaman nila yung kanilang pag-iisip. Nag-research muna sila. Yan papasok yung fake news. Meron mga tao na hindi sila basta-basta naniniwala sa fake news. Pagdating nila sa Facebook o kung saan mang social media, tinitignan nila kung sino ba yung source nito. Reliable ba yung source? Tama ba yung sinasabi? Or inuudyok lang ako nito na ganito yung isipin dahil meron silang sariling agenda. Ngayon, yung mga tao na yan, pinagyaman nila yun. Yung binigay sa kanila ng Diyos na gift na makapag-isip ng critical thinking. At dahil dyan, ngayon na nandito tayo sa COVID situation, napipili nila, napipinter nila yung ano yung mga fake news at saka yung mga valid news. Marunong sila mag-research kasi napinagyaman nila yung pag-iisip nila at pag-research nila. Kaya ngayon, hindi sila ganun ka-stress. Hindi sila negative kasi alam nila kung ano yung totoo sa hindi. Ano ba dapat yung pinagpo-focusan ko sa hindi. Ngayon, at ang pinututukan nila na sila ay nasa quarantine situation, pinagyaman nila lalo yung relasyon nila sa kanilang pamilya kasi yan yung mga kasama nila sa bahay. Ginagamit nila tong time na to para makonect ulit. At the same time, mabasa nila yung mga libro na hindi nila nababasa before para mas palawakan pa nila yung kanilang pag-iisip. Nanonood sila ng mga videos kung saan paano ba mag-prevent yung sakit, paano maghanda, paano ba i-boost yung immune system ko. Pinagyaman nila yung abilidad nila o yung regalo sa kanilang libros. Ngayon, ang nangyayari, mas may control sila sa nangyayari sa kanilang buhay. Kaya naiintindihan ko po yung ating mga kasama sa pangarap at yung mga kapatid na nalagay sa sitwasyon sa kanilang buhay na kung saan sila ay hindi ganun ka-privilege na hindi na pag-aral or kung ano man yung sitwasyon nila na napigilan sila sa mag-grow or mag-take control ng kanilang buhay. Meron talagang ganun. Hindi ko po yung dinidiscredit or binabaliwala. Meron talagang ganun. Pero para sa akin, kung gusto natin maging successful, lahat ng mga successful na tao, sigurado ako, nag-take charge sila or nag-take control sila sa kanilang buhay. Sila ay nagsipag, pinagyaman nila yung kanilang gifts na binigay sa kanilang Diyos. Kaya sila naging successful. Hindi lahat ng ginagawa yun nagiging successful. Pero sigurado ako, lahat ng naging successful, ginawa nila yun. Nagsipag sila, pinagyaman nila yung abilidad na meron sila. Nag-take control sila sa kanilang buhay. So sa sitwasyon natin ngayon na tayo ay naka-quarantine, let us take control kung ano yung pwede natin i-control. And to the rest, ng mga hindi na natin makontrol, leave it to the external locus of control. Katulad ng mga number of cases sa ibang bansa. No? Yung mga tao na kahit anong sabi natin, hindi na natin makontrol yung iba. So some extent, meron tayong mga influensya. Pero yung mga nasa malayong lugar na nagko-comment tayo sa Facebook, binigay na natin yung dapat nating sabihin at ayaw nalang makinita kapag away sila. Then, nasa kanila na yun. Pero may control tayo sa kung anong pwede natin sabihin sa kanila. May control tayo sa kung paano natin sasabihin. Nasa kanila na kung paano nila paniniwalaan. Katulad nun yung isolation, di ba? Kung paano sumunod para hindi sila mahawa. May mga bagay talaga na hindi natin kayang kontrolin. At we leave it to sa plano ng Diyos. Diba? Pero, sigurado ako na yung plano ng Diyos, malalaman lang natin yan para sa ating sarili at para sa sangkatauhan. Kung yung pinaka-best na kaya natin gawin dun sa binigay niya na abilidad sa atin ay ginawa na natin. At syempre, dapat para sa nakakabuti natin ginagamit yung gift na yun na binigay niya sa atin. So kung ginawa mo na lahat ng kaya mong gawin at hindi nagresulta dun sa gusto mo
desire mo, kailangan mo mag-move on. Pwedeng ikaw ay mag-isip ulit ng ibang paraan para makuha mo yung goal dun sa ito nangyari sa atin ngayon, ang quarantine, at maghanda para sa future. But you have to move on. Kailangan mo i-apply din yung external locus of control na may mga bagay na wala talaga tayong control. To sum it up, ang conclusion po, no, is that may mga bagay tayo na kayang kontrolin sa ating buhay kahit tayo ay naka-quarantine ngayon. Maraming aspeto ng buhay natin na kaya natin i-control. At tayo ay mag-take charge doon. Let us apply the internal locus of control. At may mga bagay na talagang wala na tayong control. So we have to move on and let go. Huwag natin i-focus yung energy natin doon. We have to acknowledge na ganun talaga yung nangyari. Wala tayong control doon. Let's focus doon sa mga bagay na meron tayong control. Yun lang naman ang topic natin ngayong araw na to. I hope meron akong na-share sa inyo at meron tayong dagdag kaalaman sa nangyari ngayong mga kasama sa pangarap. Mag-ingat po tayong lahat. Malapit nang matapos yung quarantine. Hopefully, tapos na siya ngayong May 15. And pag natapos po, isipin niyo lahat ng mga bagay na kayo ay may control para makatulong pa rin tayo sa lahat ng ating mga kasama, lahat ng ating kapwa Pilipino at sa ating sarili. Ano ba yung mga choices, mga in control tayo na dapat natin gawin? Dapat ba maggala na ako dahil wala ng quarantine? Or dapat mag-take pa rin ako ng precautions at lumabas ako pagkakailangan lang? Maraming salamat sa inyo mga KSP. Please like, comment, subscribe, and hit the notification bell. Panoorin nyo rin po yung aming ibang mga videos at abangan nyo pa yung aming ibang videos na lalabas dito sa ating channel na Sardis P. Maraming salamat sa inyong lahat. Until my next vlog. We'll be right back.